Hello guys, samahan niyo ako ngayon. Magba-vlog na naman tayo tungkol sa pagtatanim ng succulent na matagal ko nang pinugutan. Sila'y umugat na mga 3 weeks ko napugutan. Samahan niyo ako, tatanim tayo. Hi guys, ito na po yung gagamitan natin na ito yung may pamis na mayroon ng halo na vermicast. Counting carbon rizal. Ito. 100% lahat sila. At ito naman yung ating mga succulent na pinugutan na. Galing na pugutan. Matagal na ito guys. December. Papakita ko sa inyo na sila ay nag-ugatan na. Ayan oh, may ugat na. Marami na tong ugat. Ito ay naulanan sila guys. Pinabayaan ko lang. Dito lang talaga sila nakatira sa kahon na ito mula nung pinugutan ko sila. And yung mga natanim ko na nung nakaraan. At nasa likod pa po guys. Papakita ko sa inyo ngayon kung paano ako magtanim ng napugutan na mga succulent. At dito natin sila tatanim sa mga DIY pot. Tatanim na tayo, naka-ready na ang lahat. Ito, yung itatanim natin ngayon, naggagandahan ng mga succulent na akala nyo, pag pinugutan sila, ay mamamatay. Hindi sila mamamatay. Mas healthy sila pag napugutan sa kanilang ugat. Yung ugat nila, guys, papakita ko sa inyo. Ito, aalisin muna natin itong mga dry leaves niya. Ito. May ugat na sila. Dapat itatanim ko na sila ngayon guys kasi 3 weeks na sila. Dito ko sila pinugutan. Ito. Marumi kasi yung kuko ko ngayon. Naghahalaman. Tatanim natin ito sa dito. Ganito lang sila. Marami akong mga tanim na succulent sa likod. Hindi pa tapos yung aking pinapagawa na tinatawag ng greenhouse. Patungan ng aking mga halaman na succulent kagaya nito. Tanim na siya guys. Yan. Huwag nyo laging ugain nga kasi ang inyong succulent. At huwag kayong mag-delay guys. Pwede ito diligan nyo, pero pwede ulan ang idilig. Yan. Tanim na. Wala akong kakabakaba sa pag-alaga ng succulent na halaman, guys, kasi madali silang alagaan. Ang succulent na halaman, sa palagay ko ito ay pang-social. So, dapat naman kayo ay masaya. Habang naghahalaman, nakangiti para din hindi makasimangot ang ating halaman. Kaya ako palagi nakangiti palagi at masaya. Katulad ngayon, kausap ko ang aking halaman at kausap ko na kayo. May papakita ako sa inyo sa susunod kung paano siya kainin ng mealybugs. Yung mga kumakain sa kanila na mga animals na yung mga mammals maliliit. Papakita ko sa inyo kung paano ko yun inalis at naghihilom yung kinakagat ng mga mealybugs. Ito. Taran! May nagpupokpok mga yung kapitbahay ko doon. Yun. Ang ganda. Guys, yung aking mga succulent, naulanan sila sa labas kasi wala pang bubong. Wala pa akong bubungan. Kaya, gagawin ko rin yun para sila'y nangamba nga ako. Baka masira. Baka sila'y malanta. Pero, pakiramdam ko hindi naman. Kasi, natuyo naman agad na arawan. Nasikatan sila ng araw, mga 3 hours. Tinaarawan ko din yung mga yan. Sa tagal na ng air dry siya ay sumanga. Wow!
Nalaglag. Ito yung kanyang sanga. Yung nagbibis siya. Yan. At saka ayang ugat niya. So, dapat ko na talaga siya itanim para lumuwag na yung kanyang pakiramdam at lumaya na yung kanyang ugat. Kinakaunti ko lang naman yung laman. Tara, napakaganda niya. Healthy-healthy siya tingnan. Pero healthy talaga siya kasi may mga ugat na. Nagbibi na siya. Mayroon na siyang mga bibis sa tagiliran. Wow, ang haba ng ugat. Haba ng ugat. Ayan na. Maubos na natin to matanim ngayon. Ito yung pinakalas. Ating pagtatanim ng succulents. Ayan na guys, tapos na ang ating pagtatanim ng ating nagagandahan na succulent na pinugutan ko ng 3 weeks ago. Buhay na buhay sila guys. Ngayon, ang akin lang masabi sa inyo, subscribe nyo ang aking YouTube channel, Erna Makog. At saka, pindutin nyo ang notification bell. Pwede i-share nyo at mag-comment kayo sa baba para kayo laging updated sa aking mga vlogs tungkol sa mga succulent. Marami pa akong sasabihin sa inyo or ituturo tungkol sa pag-alaga sa kanila. Guys, madali lang to alagaan at sana nagustuhan nyo lahat ang aking mga vlogs. God bless you naman sa inyo. Bye-bye!